What's up? Hello guys! Welcome to The Creep Show, ang channel na kung saan bida ang mga creepy pero cute nating mga alagang tarantulas. Sa episode na to, no, magpapakain tayo at feeding time na naman ng ating mga alagang exotics. Magsisimula tayo sa pagpapakain after this intro. And before tayo totally magpakain ng ating mga alagang tarantula, may mga bagay tayo na dapat ihanda. Isa dyan ay ang ating tongs sa pang-ipit or pangkuha ng feeders, pangkuha din ng mga kailangan nating kunin sa loob ng enclosure para hindi kamay ang gagamitin natin at hindi tayo makagat ng ating mga alagang tarantula. Also, kailangan nating gumamit ng catch bottle in case na makawala ang ating mga alaga. Mauhuli natin sila gamit ang catch cup. Kailangan din natin gumamit ng squeeze bottle or tubig para naman mag-refill ang kanilang mga water dish and also para na rin mag-keep ng moisture and humidity ng ating mga alagang tarantula. And kailangan mo rin i-prepare yung feeders na gagamitin. So ang ating ipapakain ay ang lats or blatta lateralis. So yan. Reminders lang bago tayo totaling magsimula. Ito na talaga, after this, isimula na natin. So, nagpapakain ako ng aking mga tarantula once a week. Okay, sa mga sub-adult or medyo malalaking tarantula. At twice a week naman sa ating mga slings, kagaya niya mga yan. If nag-reject ng food yung ating tarantula, don't worry, normal lang yan. May mga reason kung bakit hindi sila kumakain. It's either sila ay pre-molt, nagpa-fasting sila. It's either bago silang molt, kakatapos lang mag-molt. So, kailangan nila ng mga ilang days bago pa talaga totally kumain. So, usually, ang tarantula kapag gutom ay never magre-reject yan ng pagkain. So, kapag yan hindi kumain, always there's a reason. Don't worry, ang ating tarantula ay tumatagal ng months bago sila or kahit hindi sila kumain, hindi sila namamatay. If na-determine yung sila'y pre-molt sa pamamagitan ng mga sinyales na gaya ng itim ang kanilang abdomen, shiny at malaki, huwag nyo na silang bigyan ng pagkain at huwag nyo nang galawin. Stay nyo lang sila kung saan sila at hayaan silang mag-molt. If after naman mag-molt, transparent pa ang kanilang mga galamay, huwag nyo na rin silang bigyan ng pagkain. Hintayin nyo lang sila after ilang days. Paglabas yung coloration or solid na yung color, tsaka nyo sila bigyan. And please lang, no handling. Huwag nyo nga hawakan. Mag-ingat kayo guys. Although, hindi naman nakakamatay ang kanilang venom, potent enough pa rin yan or medically significant pa rin para maka-injure or magkaroon ng allergic reaction sa ating mga katawan. Alright? Huwag hawakan if not necessary. So, let's go! Okay, guys. Uumpisahan natin dito sa ating bagong mold lang na Smitty. Okay, hanap tayo ng feeders and then pakakainin na natin siya. So, eto guys, ang ipapakain natin. Okay, gantong size dahil siya ay medyo may kalakihan na kumpara sa mga slings na meron tayo, no? So, parang ayaw, no? At lalabas pa nga siya. So, hayaan lang natin siya dyan. Kakainin niya rin yan mamaya. Proceed naman tayo dito guys sa ating porteri sling. Yan siya. Okay, mga last week, kakamult lang yan. So, kakain na yan, sure. Pero, ang hindi ko sure kung magpapakita siya ng magandang takedown. Lalabas pa siya, oh. So, napisat. So, lagay lang natin dito yung feeders. And then, pasok lang natin siya sa kanyang kulungan. Dahan-dahan lang para hindi siya ma-stress. Pasensya na guys, ano? Rinig yung ulan. Talagang malakas at ilang araw na nag-uulan ngayon, ano? Kapag kaganyan, hindi natin siya pipiliting kumain. Ang gagawin lang natin is maglalagay tayo ng basang part sa kanyang substrate.
once again for humidity and water source. Parang mga half or small portion lang ng kanyang substrate yung babasahin natin. Ito yung ating Albo Nicaragua. Ay, yung isa nating malaki is Albo Honduran. Ito ay Nicaragua. Hanggang ngayon, I'm not sure kung ano pagkakaiba nila or meron ba talaga. Pero for now, pakainin natin siya. So, ito ang ipapakain natin. Ayan o, medyo natatagalan pa siya at yun. Ang ganda nun guys. Isang magandang takedown from Albo Nicaragua or Albo Honduran. Okay, meron din nagpakita ng takedown. Akala ko walang mag-takedown. So yun yung medyo mahirap pag binavlog mo yung mga slings, no. Hindi sila madalas mag-takedown. Pero thank you sa Albo Honduran. Nagpakita siya sa atin ngayon ng magandang takedown. Eto naman guys, yung Acanthus curia geniculata. Malaki na yung abdomen niya, pero hindi pa shiny. I think kakain pa to. Alright, ito, bigyan natin siya ng pagkain. Yun, ayos, so kumain pa siya. By next feeding, doon natin madedetermine kung premolt siya. Okay, napagandang takedown nun from ating Acanthus curia geniculata. Habang kumakain, lagyan na natin siya ng moisture sa kanyang substrate. And then, tsaka natin siya tatakpan. So, after dun sa mga slings natin, no, let's proceed dun sa mga malalaki natin gagamba, which is yung Albo Pilosum na recently nirehouse natin. And ilang days pa lang siya dito naka-rehouse, mga 3 days pa lang after nung vlog natin. So, tingnan natin kung kakain na siya. Okay, hindi pa rin siya lumalabas ng hide niya, no? From the point ng rehouse natin siya. Pero, let's see kung kakain na siya today. Ayun ang ayoko sa pag may hide siya, no? Hindi na siya lumalabas, eh. Talagang stationary na lang siya sa loob ng hide niya, lalo't nagagalaw mo yung takip. So, hindi siya ma-vlog ng maayos at hindi ko maipakita yung takedown niya. So, nagpaplano kong alisin tong hide. Nakaka-frustrate lang dahil maganda sana takedown ay pinapakita nito. Kaya lang, dapat talaga di ko na siya nilagyan ng hide. Okay, by next vlog, alisin natin yung hide niya. Okay? Bawi tayo dito guys sa ating Lilto Cattle Vegans or Tarantula Red Rump. Tingnan natin kung magpapakita siya ng isang kagilagilalas at magandang takedown. So yun, nakita nyo guys. Sinakmal niya kagad, no. Since matagal na siya, no, at ganyan pa rin ang size ng abdomen niya, lalagyan ko siya ulit ng food. So nakita nyo, pinagsabay niya yung dalawang pagkain sa kanyang bunganga. Ito naman is yung ating oratum. Let's see kung kakain naman siya. Nakita nyo, no guys? Nabol niya yung food. So kung nagkataka kayo may mga puting gumagapang-gapang, yun, nakita nyo? Yun, ang lupit. Inilalim, inibabaw, hinukay. Yung mga gumagapang na spring tailies yan guys, yan yung mga cleanup crew. So kapag madumi yung ating terrarium, sila yung naglilinis. Like yung pupo ng ating mga tarantula at yung mga residue nila, yung mga tirang pagkain. Yung mga molds din, ano, yung mga spring tails ang kumakain. Next natin to guys, yung ating Gramastola pulchripes or known as golden knee chaco. Pakakainin natin siya.
Ito guys, yung kanyang pagkain. Lalapag ko lang dyan. Astig. Nakita nyo, no? Bigyan ulit natin siya. Dinadagdagan ko yung kanyang pagkain. So, dalawa hanggang tatlo yung binibigay ko. Depende. Titingnan nyo din, guys. So, yun. Pansinin nyo kasi, no? Mga mag-one month na siyang nag-molt pero maliit pa rin yung abdomen niya. Kasi nga, once a week ko lang siya pinapakain. Pero, minsan dalawa, tatlo. Depende talaga. So, this spider na ipapakita ko sa inyo is medyo masungit to. Aggressive to by nature. So, iba yung pag-iingat kung meron kayo nito. Hindi to pang beginner, no? OBT or Orange Baboon Tarantula. Ito, isa sa pinakamasarap pakainin dahil on my experience, never pa tong tumanggi sa mga pagkain na binibigay ko. Okay, tingnan natin. Kaso pumasok sa loob at yun, doon na nagtapos yung buhay niya. Hindi na siya umabot sa labas. Ang ganda sana nung tone nung ano eh, nung OBT. Medyo glow in the dark siya na parang violet na. So tingnan nyo, yung mga pinagmulta niya hindi ko pa rin nakukuha, no? Kasi nga bira ko siyang binubuksan. So, eto na yung mga happy spider natin, no, habang sila ay kumakain. And this is the little tocatl vagans, or known as Mexican red rump. One of their traits na ipinapakita is after nilang kumain is stay put sila. Talagang mapapatanong ka na lang ng happy yarn. Golden Nichaco habang kumakain. Sa water source, mahalaga na may laman lang yung water dish nila, ano? Happy dance. Ang tawag dyan ni Dark din. Ito gusto ko sa Chaco, no? Masyadong showy. Hindi siya kagaya ng ibang spider na talagang mahilig magtago. Ito yung juvenile na Albopilosum honduras. Usually, nauubos nila yung pagkain nila, no? It's about half day, maybe 4 hours, depende sa laki at sa dami ng pagkain na ipinapakain natin. Siyempre, after naman natin mapakain yung ating mga tarantula, huwag naman natin kalimutan pakainin yung ating mga feeders. Ang ipinapakain ko sa kanila, ano ito, cheek booster or pagkain ng sisiw. So, lalagay ko lang to dito at kakainin na nila to. Ang pinapakain ko para sila ay manatiling hydrated. Laruan to ng bata. Ewan ko kung ano tawag dito. Cases tawag nila eh. Kung ano man to, so ito yon yung binibigay ko. Usually, nilalagay ko lang yan dyan. Tapos, uubusin na nila yan. Okay, so yan. Bahala na sila dyan. Ganyan lang guys, ang aking pag-maintenance ng aking feeders, ng aking buong colony. Mahalaga na healthy rin yung feeders natin, no? Kasi sila yung source or pagkain ng ating mga tarantula. Aside sa lats, may mga feeders din akong binibreed, kagaya nitong dubia roaches, no?
I think may late upload ako about this nung binili ko pa lang siya Pierce, pero ngayon kung mapapansin nyo, ang dami niya ng anak. Ayan, oh. So ang dami pa niyan, ayun pa, may malalaki pa. Okay, so successfully na-breed ko siya. Isa to sa mga mini-maintenance ko, no? Pinapakain ko pag feeding time. So ganun din, talagyan ko lang siya ng water source dyan. And then meron din ako nito, guys, ano, Madagascar hissing cockroaches natin. So tumutunog yan, ayan, oh. Malalaking ipis to. Ayan, ang dami na niyan, guys. Na-breed ko na din yan. Binili ko yan, pairs lang, wala pa mga anak. Pero ngayon, madami na sila. At sa tingin ko nga, hindi na sila kasya dito sa enclosure dahil ang lalaki nga nila, guys. At natapos na ang feeding program ng ating mga alaga. Ibabalik ko na lang sila dito isa-isa sa lalagyan. Yan at ito. Guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa episode na to, feeding ng aking mga alaga. Abangan nyo pa yung mga susunod kong videos about dito sa aking mga tarantulas. Huwag nyo rin kalimutang supportahan ako sa aking YouTube channel. Siyempre, please like, share, and subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos about tarantula keeping. And also, I have Instagram. Follow nyo din ako doon. Meron din akong Facebook page. Like and follow. Also, meron din akong TikTok. So, nag-upload ako ng mga, well, videos about din sa tarantula keeping. By the way, if interested kayo magkaroon ng tarantula, meron kaming re-release na tarantula, code S sa mga nakakaalam. PM nyo lang ako, guys, sa aking Facebook channel or Facebook page. Okay? So, kung gusto nyo magkaroon ng tarantula, mag-alaga, meron kaming nire-release. Available, marami pa. So, keep watching. And maraming salamat, guys, sa suporta. Enjoy the hobby and happy keeping, guys. Thank you. Bye.